Amhasibta anna ashab al-kahfi. Okay. Warrakimi. Tapos? Kanu? Min ayatina. Min ayatina ajaba. Okay. So bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma dina wa hdi bina wa ja'alna sabab liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walang tubig? Wala kang tubig ba? Wala kang tubig? Mashallah mga kapatid, bago tayo magsimula sa tafsir, bismillah. Ako ay, wala pa akong kain. Ako ay nagpapasalamat sa mga nandirito, mashallah, tabarakallah. Jazakumullahu khair. Mashallah, naway, dalangin ko sa Allah sa mabiyayang araw na ito, naway pagpalain kayo ng Allah. Naway kayo ay ipag-igawad sa inyo ng Allah ang katalinuhan, ang karunungan sa pag-intindi at pag-unawa ng kanyang din. At naway biyayaan kayo ng Allah sa inyong pagtatsaga at naway palaging ituwid ng Allah ang ating mga layunin. Okay? mga kapatid, inshallah, ang pag-aaral natin ay walang iba kundi ang tafsir. At alam natin kung gaano kahalaga ang subject na ito. Para sa ganun, maunawaan mo ng lubusan ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dumako na tayo sa ano, na-explain natin yung, sa Suratul Kahf na po kami, ilan na pong dekada ang dumaan sa amin, at kayo ay, kami ngayon ay nandirito ngayon sa ikawalo at ay ikasyam na aya. Alam natin kung ano yung background history ng Suratul Kahf, mga kapatid. You know? Pero yan, siyempre, tafsir tayo, so hindi maiwasan na detalyado ang paliwanag natin. Kasi tafsir nga eh. You know? Pag pinag-aralan mo ang tafsir, talagang ahalungkatin ang lahat ng mga sekreto ng Quran. You know? At pagkatapos, ay extract dito kung ano yung maaaring pakinabangan at i-apply sa mga pang-araw-araw nating gawain. You know? Ngayon, nasaan ayat tayo ng ika-8, mga kapatid? Dahil hindi pa natin natapos ang ayat na ito, anong sinabi ng Allah? Wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. At pagkatapos na gawin palamuti ngayon, tinatawag na mundo, daigdig, pagkatapos ito ay katiyakan gagawin namin sa mundo na ito, inna ito ay sa'idan juruza. Sa'idan, maraming tafsir, tulad ng turab, tulad na ito'y alabok, o kaya'y lupa, sinasabi ng sa'id, ito ay tariq, ibig sabihin ito ay daanan. Okay? O kalupaan man o kapatagan man ito at magiging juruza, magiging walang laman, magiging tigang, at ito ay magiging barren land o walang kapakinabangan. Yan ang tinatawag na juruz. Kumbaga ay pwede natin gamitin niya mukh. Okay, mafi buro. Juruz. Okay? Malinaw mga kapatid. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at of course, sinasabi natin na yung mga iba't ibang tafsir at explanation ng mga ulama dito. Walang duda, ang sa'idan na juruza, mga kapatid, bilang panghuli, no, na bahagi ng tafsir ng juruza, ang lupa ay babalik sa isang tigang na kapatagan na mismo ang pagkakalikha nito ay mawawala. Diba, alam natin, yung lupa ngayon may kabundukan. Makikita mo sa maging Saudi Arabia, iba't ibang lugar, iba't ibang form ng bundok. May mga bundok na animoy lupa, may mga bundok na animoy mga rock. Diba? Actually, pupunta ka ng eastern, iba yung form ng bundok. Pupunta ka dito sa western, iba rin yung form ng bundok. Subhanallah. Diba? Hindi ba't nakakamangha ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, balik pagdating ng panahon, yung mga ito ay mawawala. Magiging plain. Okay? At ang mga ilog nito ay maglalaho, ang mga bakas ito ay mawawala, at ang mga kaligayahan nito ay maglalaho din. You know? Ito ang katotohanan ng sanlibutan at nilinaw sa atin ng Allah na parang ito ay maglalaho ng isang kisap mata lamang. Pero magiging a blink of an eye, ito ay mawawala. At siya ay nagbabala sa atin na huwag tayo magpalinlang nito. The same time, binigyan tayo ng guidance ng Quran, mga kapatid, at maging sa mga sunan ng Propeta Salam na huwag magpadala sa kinang ng mundo. Huwag magpadala. Kasi bakit? Mapangakit sila. Okay? Huwag maging uto-uto. Diba? Tapos na ang paging uto-uto mo sa kanya. You know? Alam mo naman, kaya nga tayo,
kayo ay naging mag-asawa eh. Okay. Nauto ka. Or nauto mo siya. Okay. Pero sa mundo, mga kapatid, huwag tayo mag-sabi natin magpauto at magpadala, you know, ng kinang nito. Sa kadahilanan, ito ang, kumbaga, ito yung katotohanan nito. At bilang awa sa, ito ay bilang awa sa atin ng Allah, of course, mga kapatid. Kaya silang mga walang paniniwala ay nalinlang ng mga kinang ng mundo at ang mga palamutin nito na tumitingin sa panlabas ng anyo ng mundo. Samantalang ikaw na Muslim, iba ang tinitingnan mo kundi yung loob ng mundo. Anong ibig sabihin? Tinitingnan mo yung realidad ng mundo. Diba? Na ginagawa mo yung mundo, kaya sabi na, kung fi dunya, ka'abiris sabil. Oh, kung fi dunya, kanaka gariba o abiris sabil. Ito yung malino na diskano. Kumbaga ay directive ng proposal sa atin. Ituring mamundo na ito na parang dumadaan ka lamang or stranger ka. Diba? Alam natin, kapag ikaw ay dumadaan, hindi ka mananatili. Kasi dumaan ka lang eh. Okay, passer ka lang. At the same time, isa kang estranghero. Ang estranghero, alam natin yan, hindi siya magtatagal doon sa lugar na yon. Eventually, aalis siya. So, yun yung pagturing natin sa mundo na ito. Diba? Huwag mong ibigin ang mundo. Okay? Kaya silang mga walang panampalataya, kabaliktaran, ito, iba yung ginagawa nila. Tinitingnan nila kung ano yung panlabas na anyo ng mundo. Malinaw? Na punong-puno ng pagsubok ang katotohanan tungkol dito, mga kapatid. Okay? Na kung kaya, na para silang ano ba, huwag mong ituring ang mundo na parang pagturing ng mga hayop. Mga hayop. Paano ba ituring ng mga hayop ang mundo na ito? Okay? Alam mo yung mga hayop, mananatili sa lungga, siya'y nakaramdam ng gutom na labas para maghanap ng pagkain. At pagkatapos mabusog siya, pabalik siya sa lungga. At pag nagutom naman siya, malabas naman siya ulit. Yun yung gawain ng mga hayop, mga kapatid. Pagkatapos mahunting niya yung kanyang prey, ay siya ay babalik. Okay? Yun yung pagturing nila. So, binabalaanan tayo ng Quran na huwag niyong ituring ang mundo na kagaya ng pagturing ng mga hayop. You know? Subhanallah. Kasi tayo, alam natin yung objective natin dito sa mundong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kasi bakit? Ito yung karealidad ng mundo. Sa'idan juruza. Magiging, ano siya? Magiging walang saysay pagdating ng panahon. Magiging tigang, magiging tanatawag na mapupuksa at mawawala, mga kapatid. Kaya bilang pagnilay-nilay, sa phrase na iyan, kung ang sino mang tumitingin sa kaloob-looban ng mundo at batid niya kung ano ang kahulugan nito at kung ano ang dahilan nito, kukunin niya mula rito kung ano ang kanyang gagamitin para sa kung ano ang nilikha sa kanya. Ibig sabihin, gamitin mo ang mundo na ito para sa kung ano ang nilikha ka. Para ka ba sa nilikha? Sambahin ng Allah. Illa liya'budun. Walang duda. So, ibig sabihin, utilize this world for your, okay, for the purpose of your creation. For the purpose of how Allah subhanahu wa ta'ala created you. So, yun yung mga kapatid. Sabihin, gamitin yung mundo na ito para sambahin ng Allah. Hindi para suwayin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung purpose natin. Yun yung Muslim. Yun yung mindset ng isang Muslim. Okay? Gamitin niya yung mga kamundong bagay na ito. Wala namang nagbabawal sa'yo. Basta solong na nandoon ka sa tinatawag na limitasyon. Okay? Para sa kabilang buhay mo, para sa paghahanda mo sa pagharap sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. At sasamantalahin niya ang pagkakataon ng kanyang marangal na buhay, ginagawa ang mundo na isang lugar na daanan at hindi isang lugar ng pamamahinga at pananahanan. Okay? At isang lugar para sa paglalakbay, hindi isang lugar ng tirahan. Kaya sila ay nagsisikap na makilala ang kanyang Panginoon at isinasagawa ang kanyang mga utos at abala sa paggawa ng mahubuting gawa sapagkat ito ang pinakamahusay na mga posisyon sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay totoo sa kanya ng buong pagdignidad, kaligayahan, kasiyahan at karangalan. Kaya tumitingin siya sa loob ng mundong ito habang ang nagpapalinlang naman ay tumitingin sa panlabas nito. So hayaan mo yung mga kufar. Kaya sa isang Muslim, hindi na pwede i-question bakit naging mayaman siya at ako ay mahirap. Bakit siya ay paupo-upo na lamang habang umuupo ay umi-earn ng napakaraming kayamanan samantalang naghirap kami sa live ceiling, wala namang customer. Diba? Diba? Bakit nagpakapagod din naman ako, diba? Kumayo din naman ako, pero bakit ganito lang yung dumating sa akin? Eh, mga ganun, minsan ang isang Muslim, kapag hindi niya kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung magiging mindset niya. Na ibig sabihin, kapatid, hindi mo kilala ng lubusan yung Panginoon mo. Okay? Na hindi nasusukat
na mahal ka ng Panginoon dahil lamang sa karangyaan na buhay. Hindi yun nasusukat ang pagmamahal. Pagkos, ano bang sabi ng Allah sa Bible? Ano bang sabi ng Rasulullah? Idha ahaballahu abdan ibtala. Kapag minamahal ng Allah, ang kanyang alipin, binibigyan niya inya ito ng pagsubok. Okay? Kaya pag naghirap ka, mahal ka ng Allah. Kapag hurog ka, mahal ka rin ng Allah. Ilan naman eh? Okay? Okay. So after that, mga kapatid, may sabihin, makikita natin yung pagkakaiba ng dalawang grupo ng tao. Kanan at saka sa kaliwa. You know? Itong kanan, ito yung mga tao na kung saan tumitingin sa mundo, sa kaloob-looban ng mundo, at samantalang yung pangalawa ay tumitingin sa panlabas na anyo ng mundo. Okay, ikaw yan at yung kafir at musyrik yung nasa kabila. Okay? At ang lupa, pagkatapos nun ay babalik sa isang tigang na kapatagan, ang mundo mismo ay mawawala, ang mga ilog nito ay maglalaho, ang mga paghihirap na mayroon dito ay kukupas din ng mga paghihirap na yan, may katapusan ng paghihirap, subhanallah, at ang kaligayan nito ay maglalaho, walang duda. Ito ang katotohanan sa lansang libutan na parang ito isang kisap matala, mga kapatid. Kaya, ano ang layunin ng dalawang aya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Ang layunin ng dalawang aya, yung wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, at yung nauna pa ito, okay, inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha. Ang purpose ng dalawang aya na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay palakasin ang puso at loob ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung yung mga naunang aya, patungkol yun sa tinatawag na halos patayin ni Propeta Muhammad, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. Diba? Parang dahil sa ang mga walang pananampalatay tumalikod sa napakagandang presentasyon ng Islam, tinaligdan ng Propeta sa ayaw maniwala, diba? Kasunod ng mga aya nito ay tumutukoy na sa pagkaguro ng mundo pagkatapos sa bigyan ng palamuti. Now, ang rules dito, mga kapatid, ay para palakasin ang puso ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at palakasin ang mga puso na katulad ng ginagawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa atin, mga kapatid. Ano bang ginagawa natin ng papalaganap ng Islam? Okay? Yung mga mashallah yung papalaganap ng Islam sa kanilang mga pamilya man, sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kilala, o maging sa publiko, na ito ay pinapalakas ka ng aya na ito. Pinapalakas yung puso na ito, mga kapatid. Paano pinapalakas ang aya na ito, mga kapatid? At the same time, inaliw, no? Aliwin ang propeta sallallahu alaihi wasallam at ang katulad mo ng mga nagpapalaganap ng Islam mula sa kalungkutan na naranasan niya dahil sa pagpupumilit ng mga hindi naniwala sa kanilang mga hindi paniniwala. Para bang sinabi na, okay, come on, don't do that, sapagkat bakit ang mundo na ito ay ganito? Okay? Hayaan mo sila. Kung pag sila itong magkapag, nalulungkot ka ba dahil marangya sila? Nalulungkot ka ba dahil nagpakahirap ka sa pagpaliwanag tapos ayaw nila dahil ang kanilang puso ay attached masyado sa mundo na ito? Attached sa kanilang bisyo, attached sa kanilang pamilya, attached sa kanilang meron silang estado sa buhay, hayaan mo sila kasi mawawasak din yan. Yun lang naman eh. Mapupuksa din yan kasi yan ang katotohanan ng mundo. Mapupuksa, walang forever die dong. Okay? So yun. So pinapalakas ang loob mo, mga kapatid. Diba? So para ganun, para i-revive ang yung spirit, no? Sa paggawa ng kabutihan at pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapalaganap ng Islam. At para bang ang Allah ay nagsabi sa kanya, magpatuloy ka lamang o Muhammad, magpatuloy ka lamang o Muslim, no? Sa paghatid ng kung ano ang aming ipinahayag sa iyo, at huwag mong gambalain ang iyong sarili sa pagpupumilit ng mga hindi naniwala sa kanilang hindi paniniwala. At huwag mong hayaan ang iyong sarili na wasakin at pinsalain, at huwag hayaan ang iyong sarili na mamasak dahil sa kanila. Dahil lamang sa paghihinayang, dahil ang aming karunungan ay nangailangan na gawin namin ang lahat ng bagay sa lupa na angkop upang maging isang palamuti para rito. Okay? Subalit ang totoo, ito ay lugar ng pagsubok para sa mga tao. Upang ang gumagawa ng mabuti ay makilala sa gumagawa ng mali, gaya ng ipinahiwatig ng aming karunungan, gayon din na kung ano ang nasa mundong ito, sa katapusan ng buhay ng mundong ito ay magiging tigang alabok na walang mga halaman, at iyon ay susundan ng kabayaran para sa mga gawa ng tao at ipag-ihiganti namin kayo sa inyong mga kaaway. Di ba? Sabihin, huwag kang mag-alala. Kasi ang pagtutuos naman ay sa kabilang buhay, hindi sa mundong ito. Nagrabyado ka ngayon, it's okay, may kabilang buhay. Okay? Hindi ka man nabayaran ngayon, it's okay, nasa kabilang buhay. Nasunto ka man ngayon, it's okay, nasa kabilang buhay. Okay, mga kapatid? Walang problema. Ginawan ka man, kinunan ka ng kayamanan, it's okay. Okay, mayroong kabilang buhay. Hindi mo na kantan yung katarungan mo dito sa mundo, may kabilang buhay. May kabilang buhay. Doon tayo magtutuos. Ano yun, mga kapatid? Hindi mo ako tinatawag na hindi mo ako nabayaran sa utang mo, it's okay. Okay, may kabilang buhay. Maniningil ako doon.
No, ganun lang naman yun. Okay? Pero yung mga pinagpagkakautangan po, pwede naman. Okay, bakit naman? Pag-usapan natin yan. Mahirap na tayong singilin sa kabilang buhay, kapatid. Maging sa, alam mo, maging sa mga asawa ninyo, maging sa pamilya ninyo, maging sa mga anak ninyo, maaaring singilin kayo sa kabilang buhay. Okay, wag niyo isipin na yung maniningil sa inyo, yung mga outsiders, yung mga hindi niyo kakilala, yung mga trabaho lamang, katrabaho, kakumpanya, o kaya sabi natin, no, kalaro, o anumang katulad nito. Hindi. Even your family ay maaari kayong tanungin sa kabilang buhay kung naibigay ba nila ang karapatan nila mula sa iyo. Okay? Yung mga mayayaman, tatanungin ka ng mga mahihirap, sisingilin ka ng mga mahihirap. Diba, subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya sinabi ng Allah, fasbir sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sinabi lang sa Suratul Ma'arij, no? Chapter 70, verse 5 hanggang 7, na kung kaya magtiis ka o Muslim, magtiis ka o Muhammad, sa kanilang pangungutya at sa ipinamamadali nila na parusa, na pagtitiis na walang pagdaing kundi sa Allah lamang. Diba tayo, alimbawa, kinukutya tayo, ay Muslim mga bubu. Ilang beses na akong kinutya, no? Facebook man, o ano pa man, diba? Sa social media man, diba? Pangalanda ka na bubu ang mga Muslim, walang utak yung mga Muslim, ganito, ganyan. It's okay. Okay, walang problema. Di mo pwedeng reply na bubu ka rin. Okay? Mas bubu ka. O, oh, diba? Wala kang pagkaiba sa kanya, mga kapatid. Ha? Chapter 70. Okay, so ito, Ma'arij. Chapter 70, 5 hanggang 7. Diba? Innahum yarawnahu ba'ida. Dahil itong mga mushriko na ito, yung mga walang pananampalataya, akala nila, nakikita nila na ang kabilang buhay ay malayo pa. Sabi niya, malayo pa yun? Nakikita nila. Pero, the principle natin, wa narahu qariba. Subalit, nakikita natin na ito ay malapit na. Diba? Sa mga nagsabi na, malayo pa ba ang araw ng paghukom? Okay nga, legal, ikaw nga, Sharia speaking, no? Actually, hindi malapit. Kasi, maging sa tanataw na pagbabatayan natin, mga kapatid, lahat ng paruroon at paparating ay malapit. Right? Wala kang, hindi pwede na pupunta ka sa isang bagay na patalikod, paatras. No? Hindi. Lahat ng pupuntahan mo, di ba, ay pasulong. At lahat ng pasulong ay malapit. Di ba? Kaya mo pwede sabihin na araw ng paghukom, malayo yan. Actually, malapit ang araw ng paghukom. Hindi mo lang naman malaya kasi busy ka sa mundong bagay. Okay? Pero ang katotohanan, sabi ng Allah, wanarahu kariba. At nakikita namin na ito ay malapit. Malinaw? Okay yun. So, ibig sabihin, malapit na ang iyong tanatawag na ano. Malapit nang malift ang hurog mo, kapatid. Okay. Kaya huwag kang masyadong malungkot, no? Kasi maaaring baguhin nyo ng Saudi. Uy, anyway, speaking of hurog, no? Marami kami nababalitaan sa office namin na maaaring tanggalin ng iyong hurog at pwede na makabalik sa Lansha. Pero hindi palang nai-apply. Okay? So, alam mo amin, nawa isa na ay mabago. Kasi alam naman natin ang system ng Saudi ay pabago-bago. Malinaw? So, ibig sabihin, tagumpay sa mga marunong magtiis. Malinaw? Okay, kaya ngayon, live selling mo na yung ano talaga. Ah? Ayun naman, wala naman ano doon magsasabing haram. Okay, malinaw? Kasi hindi naman yung tinatawag na ano. Wala mang kinalaman sa ano yun. Hurob ka kasi. Bakit ka hurob? Kasi may mga bagay, may grounds. You know? Mga bagay hindi mo inaasahan. Pero pag iba na ibang, huwag nating imikos-mikos na pwede hurob, pwede hurob ka, iba okay, hurob ka dahil sadya kang tumakas, ay baharam na rin yung kinita mo. Hindi ganun. Okay? Parang sa babae, alimbawa, bawal siyang maglakbay, mag-travel. Dahil sa nag-travel siya mula Pilipinas, papunta nang sabi natin sa Saudi para magtrabaho. But basically, sa principle ng Islam, bawal mag-travel ang isang babae na walang mahram. Right? Tapos kapag ginawa ng isang babae yun, saan? Ayos. Napansin mo talaga yung butas, no? Okay. Kala ko ba ano? Pag nag-travel siya dahil sa tinatawag na sabi nagtatrabaho, walang ulaman na nasasabi na haram ang kanyang kinita. Okay? Yung violation na yun, dahil sa paglalakbay, hindi dahil sa tinatawag na pagtatrabaho. So, wag nating haluin. Gawing makos-makos yung mga rules. Okay, manino mga kapatid? Yung mga exaggerated na hindi naintindihan yung tanataw na sharia, nasabi, bawal yun, haram yung kinita mo kasi bakit haram? Dahil naglakbay ka na wala kang mahram. No. Ay, talagang elaborate natin yung paglalakbay ng babae? Oh.
Paano, paano? Yung isang babae nagpaalam na kasama ang kaibigan para nagpaalam kanino? Sa asawa. Sa asawa. Okay. Para ano, ang tanong, pinahintulutan ba ng asawa niya? Pinayagan ba? Pinayagan. Okay, okay, panayagan pala eh. Pangalang. Pinayagan. Kaibigan, anong kaibigan? Babae, lalaki? Babae. Babae, okay, babae. Good. Ang tanong, yung tinuturing ba na paglalakbay dito ay ilang kilometro yung, o yung ano, sabihin natin yung ano? Ah, Madina. Punta ng Madina. Okay, anong una-una po? Pwede ba kasi pumayag yung lalaki? Nasa lamantan na ba wala maglakbay na wala? So, kasalanan talaga ng lalaki yan eh. Pinayagan tapos magtatanong nga ba ano? Isada. Okay, next time, wag mong payagan. Wala namang mahram. At mas karapatan mo yun. Pero kung may fika ka na may kasama mga kababaihan, ika nga, di ba? But of course, yung pagpayag na yun, walang duda, ito ay against sa sunna. Kasi nakalagay sa sa salam na lato sa feron maraila ma'adhi mahramin. Hindi pwedeng tinatawag na mag-travel ang isang babae, maliban lamang kapag meron siyang kasamang mahram. O, di ba? So, hindi porke pinahintulutan mo, pwede na sa sharia yun. Pwede sa lungat yun sa tanataw na hadit ng propeta mama sa sala. Okay? Maliban lang kung kinakailangan. Okay, go ahead. Ganun din sa pag-umra. O, ganun din. Pag-umra o tanataw na kung kaakibat yung paglalakbay. Kasi may mga nag-umra naman na walang kaakibat na paglalakbay. Halimbawa, sa Makkah. Taga Makkah mismo. Paglalakbay ba yun? Yun ang paglalakbay yun. Ang ipinagbabawal lamang sa sharia, may kaakibat na paglalakbay. Kaya nga, kahit na umra man yan o ibada man yan, still na nakalagay sa tanatong na principles, hindi siya pwede maglakbay kung walang maharam. Okay. Now, another issue na rin mo. Iba kung sa panatafsir tayo, mapunta tayo sa Hajj. Okay, malin mga kapatid. Okay, sige, parang sa katahimikan ninyo. Kapag yung mga babae, kaya nga't huwag kayong mag-absin kasi sa taharap pa tayo, mapunta pa tayo ng Hajj. Ninam? Okay, pag mga ito ay kasama yung mga grupo sa mga ilan sa mga Shafi'i, madam na Shafi'i, pinahindulutan ito. At meron sila justification. Anyway, mahabang usapin niya. At wala yung subject natin. Now, kabina sa tungkulin ng Quran, tungkulin din itong palakasin ng puso. Kaya nga, pagtanong kayo, ano ang isa sa mga tungkulin ng Quran? Isa sa mga tungkulin ng Quran ay walang duda palakasin ang puso ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palakasin ang puso mo bilang Muslim. Aliwin ka, aliwin ang Propeta sallallahu alaihi sa kung ano ang natamon niya mula sa kanyang mga kaaway, mula sa kanyang mga tinatawag na katunggali. Okay? Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay gumawa ng mundong ito kasama ang lahat ng anumang mayroon dito bilang mga palamutin ito. Isang lugar ng pagsubok at pagtitiis upang makilala ang gumagawa ng mabuti at gumagawa ng mali. At upang gantimpalaan ang mga gumagawa ng masama ayon sa kanilang ginawa at upang din gantimpalaan yung mga gumagawa ng mabuti ay gantimpala naman ang kabutihan. Okay, tapos na tayo mga kapatid. Dadako tayo ngayon sa history ng Ashabul Kahf. Papasok na tayo ngayon sa tinatawag na kwento ng Ashabul Kahf. Pagkatapos nun, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Am hasibta anna ashabil kahfi warraqim ila akhir al-aya. Pagkatapos sasabihin natin, piniliwanag natin yung mga naunang aya, isinalaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang mga kasamahan ng kahf. Merong word na ashabul kahf, literally ashabul kahf. Ashab means kasamahan. Okay? Ashabul Kahf. Ashab means kasamahan. Ito lang sahaba. Actually, ang sahaba, plural form. Ang singular form ng sahaba ay ano? Sahabi. Okay, sahabi kapag singular, pag maramihan sahaba. Sahaba, general term yun, na sumasaklaw sa lahat ng mga sahaba. Malinaw? Now, another term is ashab, is plural form ng sahib. Singular is sahib. Ano ba? Sahibul bayt, may-ari ng bahay. Sahibul manzil, may-ari ng tirahan. Sahibul kitab, may-ari ng aklat. Usually, amin ng sahib ay may-ari. Okay? Now, sahabul kahf, hindi mo pwede sabihin may-ari ng kuweba. Hindi naman sila nagmamay-ari ng kuweba. Okay? Now, ibig sabihin, ang ashabul kahf is taga kuweba. O tagayungib. Nang ibig sabihin, mga taong nakatira sa loob ng kuweba o sa loob ng yungib. Okay? Cave. So yun mga kapatid. So, ikinuwento sa atin
ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kwento ng mga taong itong nakatira sa Yungib na tinatawag na Ashabul Kahf. At ipinaliwanag niya na ang kanilang kwento ay hindi kakaiba pagdating sa kanyang kapangyarihan. Hindi, yung nakakamangha yung kwento niya, pero hindi bagat dapat nakamanghaan yung mga kapangyarihan ng Allah na nakikita natin every single day. Di ba? Parang sinasabi na huwag kayong masyadong mamangha sa story ng Ashabul Kahf kung paano yung ilang years na namatay pagkatapos na buhay. Di ba? Masyadong basic yan. Okay? I mean, normally na mamangha tayo, syempre. Pero hindi sagad yung pagkamangha natin kung ikukumparo sa mga iba pang mga kakaibang mga makapangyarihang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Hindi ka namangha sa tinatawag na masyadong ganda ng solar system natin. Subhanallah, hindi ka manghasa sa sarili mo. Diba? Wa fi anfusikum afala tubsirun, sabi ng Allah. At sa inyong mga sarili, hindi yun nakikita yung kadakilaan at kapangyarihan ng Allah sa inyong mga sarili. Hindi ka namangha. Subhanallah, yung, alam mo, subhanallah, yung pinakamatibay na makina sa buong daigdig, mga kapatid, may hangganan ilang taon kinakailangan palitan. Ikumpara mo sa puso mo. For how many years ka nabubuhay sa daigdig? 40 years, 50 years, 60 years, matanda ka na dong. No? Still na tumitibok pa rin at umaandar ang puso mo na napakaliit noon kung ikukumpara mo sa pinakamalaking makina sa balat ng lupa. Hindi ka namangha doon? Namangha ka doon sa malaking makina? Subhanallah. Di ba? Mga kapatid sa panampalatay ng Islam. Kaya nga, huwag kayong masyadong magdala sa kamangha ng kwento ng Ashabul Kahf kasi mayroong panghigit na mas kamangha-mangha doon mula sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Ito ay mga bagay na kwento lamang na kapupulatan natin ng aral. Okay. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, am hasib. Pakibasa ang Quran. Pakibasa ngayong ayah, kapatid. Sino pwede magbasa? Faddal. Uslu alayna. Ha? Surat. Kuh, sakaf. Ayah 9 hanggang 12. Am hasibta anna ashabal kahfi wa rahim kanu min ayatina ajaba. Tapos? Id awal fityatu okay. Sino yung nakaano? Sino yung pwede magbasa? Bigyan mo kami ng ano? Bigyan nyo kami ng South Bulbuli. Okay? Makatindig balahibong boses. Padal. Ikra alayna ya. Padal ya, Muhammad. Yes, 19:11. Adina billahi ثُمَّ بَعَثْنَاهُ وَلَمْ مَجْسَمَا ثُمَّ بَعَثْنَاهُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحَدَّ. Okay. Unang ayah mga kapatid, ika 9th ayah. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Ang tanong dito, saan yung mufakham? Tinanggalan ng tajwid dito. Saan dito yung mga litrang kabilang sa mufakham? Ashab. Ashab. Good. Ashab. Dahil sa swad. Sunod. Warraq. Okay. Warraqimi. Bakit naging mufakham yung ra? Dahil sa fatha, mansub. Ayib, pagkatapos? Ra lang ba yung makapal dito? Yung kaf, okay. Kanot, pagkatapos?
Ayn? Ayn ba? Kabilang sa mufakam? Hindi. Okay, hindi. Okay, bagos ito, ito natawag na Ayn. Mashallah, tabarakallah. Okay, yung mad sa min ayatina, anong klaseng mad yun? Anong klaseng mad? Sa mga nag-alaw ng tajwid? Anong klaseng mad? Mad tabi'i? Majayz? Min ayatina. Mad badal. Okay, kasi yan, ayatina. Yan, sa mga ibang, sa ibang mga nusk, hamza tapos ano yan. Sa ibang mga ano, ibang nuska din ay ganun. Manino? Pero original niya is ganito. Okay, madal, badal. Yan yung stats din yung mashallah. O, si ano? Khalid, mashallah, tabarakallah. Okay? Okay. Of course, ay pag-usapan natin yung pangkalahatang kahulugan muna ng binasa ng kapatid natin bago tayo dumako sa tafsir. So, sinabi ng Allah sa unang aya, which is ika-ninth aya, huwag mong isipin, O Muhammad, na ang kwento hinggil sa mga tao na nasa yungib o kuweba o ashabul kahaf at ang rakim, sa pag-aaral ng tafsir, malaman natin ano ba talang ibig sabihin ng rakim. Okay? Subalit, yung mga translation ng Quran sa Tagalog, sinasabi nila na ang ito ay isang lapida or ito ay talaan na kung saan doon na isulat ang kanilang mga pangalan at kasaysayan, na ito ay kabilang sa mga kamanghamanghang palatandaan nagmula sa amin dahil walang pag-alinlangan ang paglikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang mga nilalaman nito ay lalong kamanghamangha kaysa kwento nito. Kwento ng Ashabul Kahf at Rakim. Pangsampo, alalahanin mo Muhammad, noong nagtago ang mga mananampalatayang kabataan sa kuweba, nagtago sa bakit kaya sila nagtago? Malalaman natin yan. Okay? Anong pinagtataguan nila? Malalaman natin yan. Dahil sa pagkatakot nila sa fitna o pagpapahirap na gagawin ng kanilang sambayanan at pagpilit sa kanila na sumamba sa mga ribulto, ay kanilang sinabi, O aming Rab, ipagkaloob mo sa amin mula sa iyo ang habag na siyang magpapatatag sa amin at pangalagaan mo kami mula sa anumang kasamaan at gawin mong madali para sa amin ang daan ng matuwid na magpaparating sa gawain kalugod-lugod sa iyo nang sa gayon ay mapatnubayan kami na hindi maliligaw. Pagkatapos, na kung kaya tinakpan namin, no? Tinakpan namin ang kanilang pandinig noong sila ay pumasok sa kuweba at sinanhi namin na sila ay makatulog ng mahimbing na sila ay natili sa kuweba ng maraming taon. Okay, tinakpan mga kapatid ang tinatawag na kanilang sabihin natin ano. Malalaman ang buong kwento inshallah sa pag-aaral ng tafsir. Pagkatapos ay sinanhi namin na sila ay magising muli mula sa kanilang pagkakatulog ng mapakahabang panahon upang malaman kung sino sa dalawang grupo na hindi nagkakasundo ang pinakamagaling sa pagkalkula ng panahon na kanilang itinagal doon. Na kung sila ba ay natili roon ng isang araw o kabahagi lamang ng araw o di kaya ay mahabang panahon. Okay? So yun po yung abridge ng kwento. Tandaan po natin, ang kwento sa Suratul Kahf ng mga taong nakatira sa kuweba ay hindi detalyado sa Quran. At dahil hindi ito kinakailangang i-detalyado. Meron lamang bahagyang detalyado ng kwento sa lahat ng mga kwento sa Quran. Ano yun? Kwento ni ano yun? Suratul Yusuf. Yan lang ang kwento sa lahat ng kwento na nagbigay ng detalyado ang Quran, no, ng kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Kasi bakit? Kailangan kasi detalyado kasi may mga aral na makukuha. Okay? Subalit sa ibang kwento, including Suratul Kahf, including mga kwento ng nasa yungib, hindi nagbigay na detalyado ang tanataw na banal na Quran, mga kapatid. Kaya naman, umusbong yung iba't ibang mga kwento mula sa mga tafsir. Okay? Ang iba ay kinuha sa mga kwento ng mga Israeliya. Ang iba ay kwento mula sa mga Bible. Okay? Na walang mga tanataw na concrete proof, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Sapat na sa atin kung ano ang sinabi ng Quran ay kung ano ang sinabi sa hadith patungkol sa mga kwento na ito. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo natin i-recite yung mga ilan sa mga bahagi ng kwento na magpapaantig sa ating mga puso at magpapaantig at pupuko sa ating mga lalamunan. Okay? Hindi man natin yan. Sasabihin natin simple yung reference. Okay, pag-aralan muna natin yung kahulugan
ng tinatawag na vocabulary. Amhasibta. Amhasibta ang ibig sabihin ay inaakala mo ba? Iniisip mo ba? Diba? Yan ang ibig sabihin nun. Amhasibta. Diba? Inaakala mo ba na ikaw ay mananalo sa liga? Amhasibta. Anfudsta. No? Anfudsta. Biloba? Okay. Anahamhasibta. Anasabal kahfi. Nakatiyakan itong mga taong nakatira sa yungib, kuweba, kahaf, warrakimi, at ang rakim. So kasi meron ito, merong napaka, kumbaga, napakalawak na pagpapakahulugan ng rakim. Ano ba ang tunutukoy ng rakim? Ito ba'y tao ba? Kung tao man ito, ito ba'y same person ng ashabul kahf? Or magkaibang grupo? May mga nagsabi na ano bang rakim ito? Ito ba'y lapida? Bagay ba? Lugar ba? Pag-aral natin yan sa susunod. Nakabanata. Okay. Kano min ayatina ajaba? Na yaong mga yaon ay mula sa mga malilino na mga palatandaan namin. Okay? Bilang kapangyarihan namin na ito ay kamangha-mangha. Ajaba, ibig sabihin ng ajaba, kamangha-mangha. Aya, no. I would like to inform you about the mga kapatid, about the knowledge of sabi natin, no, tafsir ng aya. Actually, yung aya, yung word na aya, sa totoo lang, kaya nga sa Quran, hindi ginamit ang mu'jiza, yung miracle. Hindi ginamit sa Quran yan. Hindi siya Quranic, hindi siya Quranic text. Ang Quranic text ay aya. Aya. Ano bang ibig sabihin ng aya? Anong malalim na pagpapakahulugan ng aya? Ang aya, basically, ito ay palatandaan. Kumbaga, ay sign, landmark, trademark. Ibig sabihin, ito ay bagay na mag-distinguish sa isang bagay mula sa ibang bagay. Yung pagkakakilala niya. Di ba? Subalit, ang aya sa pinakamalan na pagpapakahulugan, ang aya ito ay isang palatandaan na walang sino mang magbibigay nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At hindi pwedeng gayahin ng iba mula sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, walang sino man ang makagagaya at walang sino man ang makagagawa nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ang mu'jiza, pwedeng gayahin yan ng shaitan, pwedeng gayahin yan ng mga tinatawag na mga diablo, pwedeng gayahin yan ng mga panmapanlimlang, yung mga miracle na yan. Mayroon ang miracle tea eh. Okay? May mga miracle, kung anumang klase mga miracle, nagagaya ng mga kanyang mga ila, ng mga nilikha. You know? Kaya nga hindi ginamit na word sa tinatawag na Quran. Kasi ang aya ang ginamit sa halip na mu'jiza. Kasi ang aya, walang sino man ang pwedeng gumaya. Aya, walang gaya. Okay? Malinaw mga kapatid? So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So of course, now, pag-usapan natin ang kwento ng Ashabul Kahf. Now, dito sa sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tungkol sa kwento ng Ashabul Kahf, sa maikli at pangkalahatang mga termino. Kumbaga ay short, no? Brief story lang. Binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi sabi sa Quran, sino bang hari yun? Kasi hindi mo na kailangan malaman kung sino yung hari. Pag nalaman mo yung pangalang hari, ano ngayon? Okay, magtatampisaw ka? Magpapaparty ka kasi nalaman mo yung pangalan ng hari? Di ba? Hindi na kailangan. Kaya hindi ganun ang Quran mga kapatid. Hindi mag, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mag-ano ng kanyang kapahayagan ng mga walang saysay at walang katuturan. Okay? Na makukuha mo sa tinatawag ng mga, yung mga bagay, mga detalye, hindi kinakailangan. You know? Kaya maiksi ng mga termino, pagkalahatang termino, at pagkatapos ay pinaliwanag niya ito ng mas, of course, ng mas detalyadong bahagya. Kaya sinabi niya yung ayan na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Now, ibig sabihin, ang kanilang kaso ay hindi isang bagay na kamangha-mangha. Hindi masyadong kamangha-mangha yung kanyang kwento. Malinaw? Kumpara sa aming kapangyarihan at kakayahan. Dahil ang paglikha ng langit at lupa, ang pagbabago-bago at pagpapalit-palit ng araw at saka ng gabi, at ang pagpasok ng araw sa gabi, buwan sa at mga bagay sa kalangitan, at iba pang mga kapangyarihan ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig ng aming kadakilang kapangyarihan at nagpapakita na siya'y kayang gawin ang anumang kanyang naisin, hindi siya yaong walang kakayahang gumawa ng higit pang mga kamanghamanghang bagay kaysa sa kwento ng mga taong nakatira sa yungib. Ibig sabihin, basic lang ito. Nakakamangha, siyempre. Pero huwag masyadong i-adhere yung ating puso, yung pagkamangha natin sa kwento nila. Kasi meron pang higit na mas nakamanghamanghang bagay, mga kapatid.
Diba? Makikita natin, oh, makikita mo yung ano, sa ibang lugar, maiksi yung gabi. Sa ibang lugar, maiksi yung araw. Sa atin naman, medyo templa lang, medyo halahati yung araw at saka hati yung gabi. Mas nakakamangha kaya yun. Tapos, paulit-ulit pang nagagawa yun, diba? Huwag lang sana kung accidental eh. Hindi. Paulit-ulit na nangyayari. Subhanallah, mga kapatid. So, ini bakit mas makakamangha yung mga bagay na ito? Kaya sa kwento ng Ashabul Kahf. Diba? Okay. Okay. Yung ano, yung pagklikha na kay Isa, kay Hesukristo. Diba? Nilikas na wala sa walang tatay. Bagamat may nanay. Nakakamangha din yun. Ay, higit lalo kung nakakamangha yung paglikha kay Adan na nagwala sa wala. Okay? He was created from nothing. Pero nagiging Adan. Diba? Subhanallah. Kaya nakakamangha. Mas may marami mga bagay na kamangha-mangha higit sa tinatawag na ano. Higit sa tinatawag na kwento ng yungib. So, umpisa pa lamang, meron na agad directive tayo, directive na dapat natin intindihin, mga kapatid. Na sinabi mismo ng Allah na yung kwento, andyan yung kwento ng Ashabul Kahf, pero ito, limited yung ating tinatawag na paghanga at pagkamangha sa kwento na yan. O, dahil meron pang higit na mas makapangyarihan, ginawa ng Allah SWT kaya sa kanyang ginawa sa kanila. Now, ano yung komentaryo ng mga mufassirun tungkol sa ayah? Ano yung tinatawag na sabihin natin? Anong oras na? 12:04. Ah, meron pa. Okay. Ano yung komentaryo ng mga mufassirun tungkol sa ayah na ito? Katulad nito, mga kapatid, iniulat ni Ibn Juraij na si Mujahid ay nagsabi tungkol sa ayah na ito. Sinabi niya, "Qad kana min ayatina ma huwa a'jabu min dhalik." Kabilang sa aming mga tanda ay mga bagay na higit na kamangha-mangha kaysa rito. Iniulat ni Al-Auf na si Ibn Abbas ay nagsabi hinggil sa ayah na ito. Sabi niya, "Alladhi ataytuka min al-ilmi was-sunna wal-kitabi afdalu min sya'ni ashabil kahfi war-raqim." Sabi niya, ang ibinigay ko sa iyo, O Muhammad, na kaalaman, ang ibinigay ko sa iyo na sunna, O Muhammad, at ang aklat ay higit na mainam kaysa sa kwento ng Ashabul Kahf at sa Ar-Raqim. Kasi bakit, mga kapat, bakit nagkaroon ng kwento ng Ashabul Kahf? Kasi ito yung challenge ng mga Hudyo, no? Kay Propeta Muhammad, para patunayan na si Propeta Muhammad ay isang propeta, challenge sa mga Hudyo, na ikwento ni Propeta Muhammad kung ano ang nangyari sa mga kwento sa mga kabataan sumilong doon sa yungib. O mga unang panahon ng mga Israel, ng panahon ng Israel. Kasi para sinasabi ng mga Hudyo ba, kung sige nga, kung totoong propeta ka, ikwento mo nga. Alam naman nila na hindi nabubuhay si Propeta Muhammad noon. Kasi alam ng mga Quraysh, alam ng mga Hudyo, na kapag propeta siya, magkakaroon siya ng kapahayagan sa kalangitan na magsasalaysay ng kwento tungkol sa kanila. So yun ang challenge sa mga Hudyo. Kaya nagkaroon ng kwento ng Ashabul Kahf, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kasi si Propeta Muhammad, hindi siya pwede mag-invento ng kwento. Hindi katulad ng iba sa inyo. Kapag-invento ng kwento, di ba? Okay. So yun, mga kapatid, no? So sabi niya, "O Muhammad, huwag ka masyadong mamangha sa mga kwento nila. Sapagkat yung Quran mismo, yung sunna na ipinagkaloob ko sa iyo, ay higit na nakakamangha kaya sa kwento ng tinatawag na sabihin natin ng kwento ng Ashabul Kahf." Si Muhammad ibn Ishaq ay nagsabi, "Ma adhartu min hujaji ala al-ibadi, a'jaba min sya'ni Ashabul Kahf war-Raqim." Ito ay nangangahulugan, hindi ko ipinakita sa aking mga nilalang ang isang patunay na higit na kamangha-mangha kaysa sa kwento ng Ashabul Kahf at sa kanang Raqib. Now, let's talk about the lexical explanation. Okay? Lexical na paliwanag at iba't ibang komentaryo ng mga mufassirun tungkol sa kahulugan ng Ashabul Kahf ng Kahf at sa kanang Raqib at saan ito matatagpuan. Okay? Saan ba ang kwento matatagpuan? Saan matatagpuan ang kwento ng Ashabul Kahf? Saan? Sino may idea? Sinong may idea? Saang lugar matatagpuan ang kwento ng Ashabul Kahf? Saan? Pag sinabing saan, saan baga? Eh, siyempre, lugar yun. Alam nga masabing saan, paano? No. Ha? Saan? Sa langit o sa lupa? Sa karagatan o kabundukan? Okay. Kabundo. Malamang yung ibsa ilan ng mga. Okay. Okay, mga kapatid, saan? So, malalaman natin yan. Makinig kayo na mabuti. Okay. Al-Kahf. Yung Al-Kahf na yan. Yung ib na yan, masyadong controversial yung ib na yan.
Ang kahaf ay tumutukoy sa isang malaking mabundok na kuweba. Tumutukoy sa isang mabundok na kuweba o yungib na matatagpuan sa isang bundok. Ibig sabihin, may bundok siya, doon sa bundok na yun, mayroong kuweba. Jordan. Ha? Bakit? Sa Jordan lang ba may bundok? Okay. Jabalun Nur. Di ba kikita mo yung katulad ng Jabalun Nur? Di ba? Sa Jabalun Nur, sino nakapunta ng Jabalun Nur? Sino nakapunta? Mashallah. Sino yung nakapunta? Be, may nakapunta. May nakapunta. Puntahan ninyo. Okay. Sa Jabalun Nur, bundok siya, no? Kaya doon sa bundok na yung may yungib. Yung tinatawag na Gar Hira. Okay? Ang Jabal, ang pangalan ng Jabal is Nur, liwanag. Pangalan ng Jabal, ha? Liwanag. Sa bundok na yun, ang liwanag, merong doon tinatawag na yungib. Ang pangalan ay Hira. So, Gar Hira. Okay. So, yun mga kapatid, ha? So, yun yun. So, ito ay, kumbaga ay mabundok na kuweba na kung sa matatagpuan sa isang malaking bundok. Kung hindi malaki, ito ay magiging isang gar. Ibig sabihin, kaya medyo yung bundok na hindi masyadong tawag is gar. Merong word na gar, mga kapatid. Gar. Gar, bundok siya pero maliit na may yungib. Kaya gar hira. Okay? Pero kapag sabihin natin, no? Okay, malakihan, no? Jabal na yun. Okay? Kahaf, literally, ito yung tinatawag. Yes, is yungib. Okay? Yungib talaga siya na matatagpuan sa isang tinatawag na bundok. Okay. Na kung saan ang mga kabataang lalaki noon ay naghahanap ng kandungan o masisulungan o mapagtataguan. Now, let's talk about rakim. Ang salitang rakim naman, mga kapatid, ay literal na nagsasaad ng almarkum. Basically, kapag binagyan natin ng lexical meaning ng ang rakim, okay? Basically, ito'y tumutukoy sa almarkum. Ibig sabihin, ang nakasulat, ang nakatala. Okay? Yan ang kahulugan nun. Rakim, nang ibig sabihin is markum, nang ibig sabihin ng markum ay isang bagay na nakasulat or nakaukit. Okay? Inscribed. Nakaukit, nakasulat, nakatala. Ano ang ibig sabihin sa lugar? Ibig sabihin sa lugar, ano ang ibig sabihin sa lugar na ito, mga kapatid, no? Ang mga kasabihan ng mga komentarista ay naiba tungkol dito kung ito ba talaga ay lugar, kung ito ba talaga ay mga tao. Yung rakim na yan. Okay. Now, bagi natin ang puwang ito mga sanab, mga fasirun. Iniulat ni Al-Auf mula kay Ibn Abbas na ito ay isang lambak malapit sa Ayla. Sinasabi nila, ang rakim daw, yeah, sabi kay Ibn Abbas, sorry. Ayon kay Ibn Abbas, ar-rakim, isa sa mga opinion ni Ibn Abbas, alam natin, no, kay Ibn Abbas, mga kapatid, isa sa mga great sahaba. Okay? Pagdating sa pag-unawa ng Quran, mashallah, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, sila yung mga nangunguna. Ibn Mas'ud, sabi niya, ang Rakim, ito ay pangalan, sabihin natin, no, pangalan ng isang lambak malapit sa Ayla. Ito ay tinatawag na valley. Name of the valley. Na kung saan near to Ayla. Saan ba yung Ayla na ito? Ang Ayla, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang Aqaba. Ito'y malapit sa Aqaba. Ang Aqaba, alam mo yung Aqaba? Yes, lang to. Alam mo yung Aqaba kung saan? Ang Aqaba, mga kapatid, ito'y matatagpuan sa kaharihan ng mga Romano. At ito ay sa Jordan. Okay? Kaharihan ng mga sabihin natin Romano. Na kung saan ngayon ay matatawag siyang Jordan. Oh. Kaya mag-ano kayo, masuri kayo, meron dito sa ano eh, dating estudyante ng Jordan na si Abdul Kahar, pinupuntahan niya yung lugar na ito, sinasabi nito, juice na ito yung dito yung kuweba na sumilong yung mga Ashabul Kahf at kung ano-ano pa. Malinaw? So ito rin, eh, walang duda, ito ay sinabi sa ipangsalaysay ni Atiyah Al-Auf at saka ni Katada, na ito yung kanilang opinion, na ito yung pangalan ng isang lambak. Ang Rakim ay pangalan ng isang lambak na malapit sa Ayla at sa Ayla ay dandoon sa Aqaba at ang Aqaba ay doon sa Jordan. Okay? So mga kapatid, so I think wala nang oras. Okay, so inshallah ay pag-usapan pa natin yung mga ilan sa mga tafsir ng mga ulama tungkol sa Rakim at yung detalyado
sa bagay na ito, inshallah, ito yung din paliwanag ng aya, at yung mga aral na makukuha dito, inshallah, susunod na pagkikipagtagpo natin, inshallah. Allahu alam bisawab sa mga bihamdik, asyara la ilaha ilan, sagfirullah wa tubulay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.